So yun, mapagpalang araw sa ating lahat mga kabusiness. Kumusta po kayo? Ayun, ano po, bago ang lahat ay binabati ko muna ng happy happy birthday ang aking mahal na asawa. Ang aking one and only and the only one. Mm-hmm. Mrs. Kabusiness, happy birthday sa iyo. I love you so much. Thank you po. Ayan, birthday. Ilan taon ka na? 40. 14 guwanga. I love you, Mama. 44 po. 44. 44 na po siya. So yun po mga kabusiness, ano, ay nakita nyo na dun sa ating thumbnail, sa ating title. Sorry po at pasensya na mga kabusiness. Ano po? Ayun na. Wala namang ano. Ika nga eh. Sabi nga po, di ba, mas mainam yung magsasabi ng tapat para magsama ng maluwat. Ang pagsasama ay maluwat. Ano? So, ayun po mga kabusiness. Gusto ko lang po klaruhin yung mga bagay-bagay sa mga nakaraang ilang araw, linggo na lumipas. Ano? Patungkol po dyan sa sponsor, ano po, mga kabusiness, sa mga kagwang. Ayun po, ilang araw na rin pinag-iisipan namin at pinag-uusapan. At totoo nga, minsan ay napapaniginipan. Joke lang po, mga kabusiness. Joke lang po. De, ang ibig ko lang po sabihin ay ayun na, pinag-iisipang mabuti. Kasi nga po, kung naalala nyo nung mga nakaraan, meron kasi akong diniklarang tawag na ito, desisyon na yung sponsor ng ating mga kagwang ay centralized na. Ano po, diba? So, ngayon, lumipas yung mga araw na panood ng ating mga viewer, na panood ng ating mismo mga sponsor din. Ano po, may kanya-kanyang reaction. May kanya-kanya silang opinion at the same time ay merong mga pakiusap. Ano po, sa madalit sabi po mga kabusiness ay sa ating mga sponsor na nagme-message sa amin at tumatawag pa kay Mrs. Kabusiness sa Messenger. Ayun nga, syempre binibigay yung kanilang side, ano po, yung kanilang opinion, komento sa bagay na yan. Nung una, medyo ano pa ako, stable lang ako kasi pailan-ilan pa lang eh. Pero nung katagalan, lalo na ngayon ay nangangalahati na yung buwan. Parami na ng parami, no? Parami na po ng parami yung mga nagme-message na yung mismo mga nag-i-sponsor ang nagme-message. At ang sinasabi nila, kabusiness, inirespeto namin yung iyong decision patungkol doon sa centralized yung gagawin mong sponsor sa mga kagwang o yung mga magpapaabot ng pagmamahal sa kagwang ay isi-centralize o pantay-pantay yung kanilang magiging pakinabang o pag-ahati-hati. Ano po? Kanya lang, sabi nga nila ay hindi kaya nasasaklawan di umano yung kanilang karapatan na pumili ng paborito nilang kagwang kasi meron daw talaga silang gusto at meron din namang hindi gusto. Bagaman in general, okay yung team ninyo, sabi nila. Okay yung team ninyo, kumbaga hindi mabubuo yung masaya na samahan kung merong isang kagwang na wala. Kanya lang, meron talaga kaming gusto at meron kaming hindi gusto. Galing mismo yan sa mga sponsor, ano po mga kabusiness, hindi ko na po babanggitin yung kanilang mga pangalan. Mga major sponsor po natin yan. Major at saka yung mga paminsan-minsan nag-sponsor, lahat naman yung kinikater natin, nababasa namin yung komento. Pero karamihan,
Talagang tumatawag, no? Nakakausap ni Mrs. Kabisnes sa Telegram at ano ba yan? Messenger. Yun. Ano po. Yun nga, meron talaga kaming kanya-kanyang gustong sponsoran. Kung maaari sana, Mr. Kabisnes, ay ibalik mo na lang sa dati na kung sino yung gusto naming padalhan sa at the end of the month dahil nagpapasahod ka na kasi binabatay rin naman namin kung ano yung sitwasyon ng kagwang sa o pangangailangan ng kagwang. Yun ang kanilang pakiusap. Yung nung umpisa nga po na medyo sa 2-3 hanggang 10 yung akin nakakausap, nagpapaliwanag ako na yun nga po, kaya po ako nagdesisyon na centralize na lang yung sponsor ng ating mga kagwang para maiwas na nga doon sa usapin na bakit si ganyan mas malaki eh, samantalang higit na nangangailangan niyan dahil kawawa ang pamilya niyan. Ganun din naman doon sa isa, halimbawa, diba? Na, kumbaga, ibig sabihin, pagka hindi kasi pantay-pantay, piniliwanag ko rin sa ating mga sponsor na nagkakaroon pa ng usapan. Ano po, nagkakaroon pa ng usapan ng bakit si ganito mas malaki, bakit si kagwang ganito maliit na higit pa siyang nangangailangan. So, ang layunin ko po kasi dyan, kaya natin na ginawang centralized kasi po, para wala na yung ganong tanong, wala na yung ganong issue. Kasi ayaw po namin ng dahil lang sa pera. Di po ba na... Siyempre, nababasa kasi ng ating mga kagwang yung mga komento na yan. Maaring ano kasi, kumbaga siyempre bilang kasakasama namin sila rito, nararamdaman namin na posible kasi na mag-cost ng yun ba yung pagkakababahagi, yung hindi tuwirang paglapat ng damdamin sa isa't isa. Kaya nagdesisyon ako ng ganun. Ngayon, maraming beses na rin na nagiging usapan namin dito yan sa loob ng bahay of cam. At ingat. May kanya-kanyang paliwanag din yung kagwang, bagaman anong nakaraan ay iisa yung kanilang mga sagot, di ba? Nung vlog natin patungkol sa ganyan, sa sponsor, isa yung kanilang sagot. Pero eventually, itong ano na, andyan na, meron na silang mga sarili ring opinion na dapat din naman naming irespeto, ano po, mga kabisnes. Mahirap kasi ano eh, tawag nito, hangga't maaari kasi ako bilang nangunguna sa grupo namin, gusto kong meron akong isang salita. Ayaw kong nandahil lang dito, diba, mapag-isipan ako na ayun naman pala kabisnes eh, sinabi mo na eh, ba't ngayon na binabago mo na, ano po. Kanya lang po kasi mga kabisnes, meron talaga mga bagay na bagaman yun ang gusto natin, yun ang sa palagay natin tama. Kanya lang, kapag kami nakausap ka, o na kausap ka, nagparating sa'yo ng kanilang mga opinion din, unti-unti ring maunawaan mo yung mga bagay-bagay. So, sambadit sabi mga kabisnes, hindi ko isinisantabi yung pakiusap at suwestiyon ng ating mga mismong nag-sponsor, no? Mismong mga sila yung mga nagpapaabot ng tulong sa ating mga kagwang tuwing end of the month. Ayan, binabasa ni Mrs. Kabisnes para kay ganito, galing kay ganyan. Ano po, so at saka ang sabi pa nga kabisnes, pagka ganyan ang ginawa mo, yung iyong pagpapasahod, parang mawawala na ng mababawasan yung thrill naming mga manunood. Kasi ang totoo, isa sa mga inabangan namin, sino nga ba yung kagwang na sa buwang yan ay
marami ang sponsor, no? So may mga ganun silang sinasabi. Sinishare ko lang po sa inyo, mga ka-business. Kaya ang nakalagay dyan sa title natin na sorry, pasensya na mga ka-business, kasi sa palagay ko last na ito. Babaguhin ko yung decision ko po, mga ka-business, alang-alang doon sa mga payo at advice ng pakiusap ng ating mga butihing mga sponsor na nagmamahal sa atin, sumusuporta sa atin. Hindi lang kasi sila sumusuporta sa mismong sa kagwang, kundi kapag may mga proyekto din tayong mga malalaki, sila rin po yung mga pangunahing nagpapaabot sa atin ng suporta o tulong o nag-sponsor para siyempre kahit papaano yung ating gasto sa mga proyekto natin ay merong katukatuwang tayong bumubuhat para mabuo yung project, lalo na yung mga pabahay project natin, mga ka-business. So sa pagkakataong ito, mga ka-business, sa huli, ito na yung huli. Binabago ko yung aking decision. Ano po? Sa madalit sabi, makikinig ako sa mga taong nagmamahal sa amin, no? Na sa mga taong nagmamalasakit, no, sa kabuuan ng family ka-business, ng team ka-business, yung kanila mga ipinayo. Ang totoo, mas mga ano naman talaga sila, mas matured sila kaysa sa atin. Ibig kong sabihin, mas may karanasan sila, no? At di hamak na mas matataas yung kanilang pinag-aralan. Ano po? Kaya nag-desisyon po ako na sundin, no? Sundin yung kanilang ina-advise sa kapakanan ng ating YouTube channel, ano po, mga ka-business. So ibinabalik ko yung kung sino yung gusto niyong sponsoran, malaya po kayo, pero mananatili po na yung sahod ay pantay-pantay. So 15,000 sila lahat ng kagwa. Ibabawas yung absent, ano po, no? Nakamonitor yan kay Mrs. Ka-Business kung sino yung may absent. Ibabawas natin dun sa sahod nila na 15,000 a month. Tapos kung sino yung gustong sponsoran, malaya po kayo na pumili, no, ng inyong mga kagwang kung sino po yung inyong paabutan, ano po, mga ka-business, sa bilang respeto na rin po sa inyo. Ayun, sana ngayon na muli humihingi po ako ng paumanhin ng totoo. Naiiya ako sa inyo. Kanya lang kasi ayoko naman yung bang parang magmataas o mag alam mo yun, ma-pride. Ayoko naman ng ganun. Sa kabila ng napakarami ng nag-a-advise, sa kabila ng napakarami ng nakikisuyo, nakikiusap, siyempre hindi naman yung mga taong yan, hindi naman yan tatawag sa messenger, hindi naman yan magme-message ng napakahaba, diba? Ang hirap mag-type, na napakahaba, diba, na nandun lahat yung paliwanag, kung hindi kami mahalaga sa kanila. Di po ba, mga ka-business? So, ayun. Maraming salamat. At yun nga po, paumanhin. Paumanhin muna. Humingi ako sa inyo ng paumanhin. Sorry po, mga ka-business. Binago ko yung aking pasya patungkol dyan sa sponsor. At sana hanggang dito na to, no? Ito na lang. Wala nang kasunod pang maging usapan tungkol dyan sa sponsor ng ating mga kagwang. O kung meron man akong nasaling ang damdamin ay paumanhin po, no? At yung pinakamabuti lang, no? Na, sa, na,
kung ano yung mas makakabuti, no? Sa nakakarami, yun ang ating ano, yun ang ating gagawin. Mga ka-business namin minamahal. Ayun, sana po kayong magsawa. At maraming salamat sa inyong pangunawa. Sana ay kami inyong naintindihan ni Mrs. Ka-Business. Ano po, hirap din kasi yung ano eh, para bang magpa-pride ka, di ba, no? Samantalang ang dami ng mga nagpapayo sa'yo na sa palagay ko naman din tama, di ba? Kasi minsan kasi pag man may naging decision tayo, pero pagka meron tayong mga taong nakakausap, di ba, naliliwanagan yung isip natin, nare-realize natin, ah, mas tama nga sila, mas okay nga yung ganun. Di po ba, mga ka-business, syempre tao lang tayo. Ayaw kong pairalin yung pride ko na, hindi, nabanggit ko na yan eh. Yan na yun. Ano? Nabanggit ko na yan. Kahit na alam mong mayroong mas tama na idea. Ano po? So yun na, paumanhin. Paumanhin po mga ka-business at saka maraming salamat. So yun na, muli po. Malaya, inuulit ko, malaya na ang sino man na gusto mag-sponsor sa gusto nilang sponsoran na kagwang. Hindi na po centralized. Ano po mga ka-business, hindi na po yan centralized. Kung sino yung gusto nyong kagwang na padalhan, maraming salamat. Ano? Hindi pinag-uusapan dyan yung halaga, no? Kundi yung pagpapahalaga, no? Na may paramdam natin yung pagmamahal sa ating mga kagwang. Sila yung aming katukatuwang sa araw-araw na mga pagmimisyon. Hindi lang basta yung sa pagbubuhat ng mga ayuda o ano pa man, kundi syempre andyan din yung malaking factor yung nakakapagbigay ng saya sa vlog natin yung ating mga kagwang, ano po, mga ka-business. Yung patungkol naman po, pasadahan ko lang saglit bago tayo magtapos, mga ka-business. Yung patungkol naman dyan sa biruan ng ating mga kagwang ay kinausap ko na po, no? Sila Bay Papaya, sila Intoy, at lahat, no? Kinausap ko na po yan, nag-meeting na kami. Na kung maaari nga, paunti-unti, alisin na nila yung mga joke na medyo personal. Kasi sabi ko nga sa kanila, pwede naman tayo mag-joke na wala tayong naapakang tao, o di ba? Yung sabihin ay ibang parang nababastos, nakasamahan, no? Halimbawa, yung mga joke nila kay Kuya Damo na minsan ay personal, ano? So, yun po mga ka-business, at least klaro yan, napag-usapan na yan. So, unti-unti, no? Sabi ko nga sa kanila, mas masarap o mas masaya yung mamahalin tayo, natutuwa sa atin yung ating mga viewer. Dahil sa ating ginagawang pagpapatawa na wala tayong nababastos. Ano po, mga ka-business. So yun, okay na tayo roon sa mga kagwang natin. Tapos abangan nyo po, suportahan nyo kami. Kailangan namin suportan nyo doon sa babae project natin. Ano po, ayan, yung panunood ninyo, napakalaking bagay po mga ka-business. Napakalaking tulong yan. At maaaring pagkatapos niyan, mayroon na naman tayong isusunod na isang kababayan natin na mapapabahayan. Ano po mga ka-business. So, ang mangyayari niyan, dun sa pabahay project natin, daily vlog tayo, no, sa pabahay. Andyan yung syempre, magbibigay ako ng mga detalye about dun sa paggawa ng bahay na may matututunan din yung viewer natin. Na may makukuha kayong mga idea. And paano ba yung pagpalitada, yung mga ganong ano, technique, di ba? Siyempre, tatanong yung interview tayo kay Kuya Puto. Siyempre, si Kuya Puto ang ano riyan eh. Tapos, siyempre, tutulong po ako mismo yung pag-aasintada, kung tawagin, maglalagay ng hollow blocks, yung pagkahalo ng simento. Makikita nyo po ako dyan, mga ka-business. Ako ang mangunguna dyan. Ano po, isang magandang pagkakataon na rin para ma-exercise ulit ako. Hinahanap ko na yung dating katawang ko rin na hindi ganito, na nabibigatan na ako. Tapos si Mrs. Ka-Business, makikita nyo dyan, magluluto, dyan siya magluluto mismo sa site.
ng magiging pananghalian. Ayan, ano po. Gawin nating masaya, at the same time, very informative. O, no? Ano ba yung mga sizes ng bakal na gagamitin? Bakit yun ang gagamitin? So, i-alo natin yan. Isa-isahin natin yan, mga ka-business. Alright? Mrs. Ka-business, may babanggitin ka? Alright. Alright na. Okay, ay, happy birthday kay Mrs. Ka-business. Mamaya, yung munting celebration, ano po, simpleng ano lang po ito, at hindi natin pwedeng kontrahin yun ang gusto niya. Ayaw niya ng... Ayaw ko maganda. Ayaw niya ng kagaya nung sa akin. Sabi niya sa... Kasi pagod na rin eh. Opo. Pagod. Hindi biro kasi yon yung mag-prepare ka ng ganon. Siguro sa susunod naman. Sa susunod na taong na lang po ulit. Simple lang po yung maghapunan na okay na po yun. Dito lang sa bahay. Sa bahay lang. Pupunta yung sila nanay. Pupunta yung kanyang mga kapatid. At sinubukan na rin namin, invite sila ate yung sa mga kapatid ko side ko. Kaya lang mukhang wala pang response. Ano po? Anyway, ang importante, dito buo pamilya. Birthday. Walang sakit. Walang sakit. Buhay. Buhay. Talaga lang. Opo. At siyempre, Panginoon Diyos, patuloy na gumagamay sa atin. Sa tama, nandiyan ang mga viewers. Hindi mo kami iniiwan. Thank you very much po. Sana po, marami pa po kayong viewers din madagdag. Marami pang mapanood ng mga videos. Opo. Ayun po, mga ka-business, ganito na lang, ingatin God bless sa atin. Mahal na mahal po namin kayo. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Pira. Thank you po. Thank you po.